mag-harvest tayo ng ating pichay. Yan. Pichay. Halika, meron pa dito. Yan, maliit pa siya. Pero gusto ko na siyang kunin. Magluto tayo ngayon ng pichay. Ito na ang ating pichay. So, ito na nga. Pagkatapos natin kunin ang pichay sa rooftop, ito hugasan na natin. At pagkatapos natin hugasan ang pichay, hiwain na natin. Ito, nagprito na nga ako ng tokwa. Pagkaluto ng tokwa, i-set aside ko na at hiniwa ng maliliit. Naghiwa na nga pala ako dito ng bawang at sibuyas. Ang kamatis ay fresh from the garden. Pagkatapos ko i-prepare ang mga sangkap, ito na nga. Nag-init na ako ng kawali. Naglagay ng mantika. Pagkainit ng mantika, nilagay ko na ang bawang. Haluin lang natin hanggang sa bumango. Nung mabango na siya, nilagay ko na ang sibuyas. Sunod ko nilagay ang kamatis. Ng mekos-mekos. Ilagay ang pork. Yung pork pala, pinakuluan ko na yan para malambot. Tsaka kinpreto ko ng konti. Sunod, yung ating napretong tokwa. Mekos-mekos. I-mekos-mekos natin ang ating mga sangkap. At sunod, lagyan natin ng oyster sauce para pangpasarap. Malasa. Haluin natin. Lagyan natin ito ng black pepper. Yung pino po. Sa haluin ng konti. Ilagay na natin yung ating pichay na fresh from the garden. Libre na yung ating gulay. Ihalo lang natin itong ating gulay para mamix siya sa ating mga sangkap at maluto siya kaagad. Ayan. Lagay tayo ng konting light soy sauce. At lagyan na natin ng sabaw ng pork na pinakulo ko kanina. Tapos takpan ito. After 2 to 3 minutes, ito na nga. Wow! Mukhang masarap na ang ating pichay with tokwa and pork. Nilagyan ko siya ng pangpalapot, cornstarch. At hinalo ng konti. At ito na ang resulta. Napakasarap na gulay. Isiserve ko lang, kuha ko ng konti at ipatikim natin sa kay Dunya Buding kung pasado na nga ito. At ito na, nag-aantay na sa lamisa. Ayan, tinikman niya na ang ating luto. Ano? Anong lasa? Sarap? Time check ano size. Ano size naman? Uy, anong lasa? Pagani, kainit. Yan ang anong food taster. Sarap. Yung kamatis, pichay, fresh from the garden. Oh, kaya pala masarap. Anong lasa? Sarap. Pwede na mag-restaurant?